Si Senator Robin Padilla, patuloy pa rin ang kanyang pagsusulong na magkaroon ng charter change. Nangangahulugan lang ito na malayo yung kanyang galaw kaysa sa yung grupo ni dating Pangulong Duterte. Kasi yung grupo ni dating Pangulong Duterte ayaw ng charter change, pagbabago ng ating saligang batas. Pero si Padilla ay talagang naniniwala, yan ang kailangan. So pakinggan po niyo to, ilang-ilang ba kanyang mga sagot sa harap ng mga media nang siya ay tanungin dyan sa media forum, ORA, or press conference niya sa Senado. Years, merong re-election ng 4 years. Ang atin pong Pangulo, dapat kapartner na niya yung Vice President niya. Hindi na tayo dapat magkaroon ng pagkakataon na mag-elect pa tayo ng iba yung partido ng Presidente at ng Vice Presidente. Mm-hmm. At yung termino ng Presidente at Vice Presidente, 4 years, at merong re-election. Iyan naman po ay atin naman nagawa na yan, in-practice na po natin yan. At ganoon din naman po sa mga senador, ano, ang mga senador naman po magiging 8 taon na may tatlong termino, at hindi na po pwedeng pangkomandidato pagkatapos ng termino niya, ano, dalawang termino ng 8 years. At ganoon din po ang kung gusto niyang tumaas, pwede, pero kung bababa siya, hindi pwede. At magkakaroon pa rin po tayo ng mga regional senators. Yan po ang pangarap natin talaga, na bukod po doon sa national na sinasabi natin, ano, na 24, magkakaroon ng regional senators na 30. At ganoon din po sa mga mayor at governor, magiging 4 years at meron din po silang 3 termino. E doon po sa pag-uusap, lumalabas po doon na yung ibang bansa na katulad ng Singapore, ang kanila pong termino doon ay 5 taon daw. Pinapacheck ko pa po ito, ha. Lahat po ito pinababalidate ko. At doon daw po sa ibang bansa, na ang Pilipinas na lang daw po ang natitira, na merong term limit. Ano, merong sa ibang bansa daw, wala nang term limit. Basta magaling yung magaling yung leader, pwede siyang umulit ng umulit. So, sabi ko po, mas maganda siguro, baguhin na muna namin itong aming resolution at isusulong ko na lang ang CONCON. Yeah. Kasi parang palaki po ng palaki ba? So ayan, oh, malinaw po yung sinasabi ni Senador Padilla. Okay? Na siya, dali lang po, ha. Na siya ay talagang binabago ang desisyon. Magkaroon ng charter change. Baguhin ang saligang batas. So malayo-malayo ito. Hindi lang po kay dating Pangulong Duterte, kung hindi sa buong pamilya ng mga Duterte at kanyang mga supporters, followers, kasama na yung mga vlogger, ayaw nilang charter change. Pero ito sinasabi ni Padilla, yan, extension, pagbabago, di ba? Kanyang nga nabanggit pa dyan, yung tulad sa Amerika, na 2 beses na halal, or ang vice president at presidente, iisa. Di ba, ayaw siya niya sa Amerika, pero ginagaya niya yung parang may idea siya doon sa format ng politika sa Amerika at sa ibang mga bansa. So ayan po yung pinaninindigan ng chairman ng Committee on Constitutional Amendment ng Senado, si Robin Padilla, Senador Padilla. So ano ang inyong masasabi dyan? Taliwas ito at malayong-malayo doon sa sinusulong ng mga taga-Davao na politiko. Ayan na yung sinasabi natin. Until now, hindi sila nagkakasundo. Magkakaiba yung kanilang mga ipinaglalaban. Ay, saan man, anong mangyayari dyan? So bahala na kayo kung ano ang inyong tingin dyan. Sunod na ating pag-usapan, kasi nagkaroon po ng hearing din si Senador Padilla doon sa kanyang Committee on Public Information of Mass Media tungkol doon sa suspension ng SMNI. At napakinggan po niyo kanyang mga argumento at mga sinasabi ron. Pinipilit niya at ginagamit nga ng mga pro-SMNI na nangingibabaw daw talaga ang saligang batas. Totoo naman yon, pero may mga limitasyon. Yan ang hindi nila kasi ipinaliwanag, eh. Pinipilit nila dapat mangibabaw ang saligang batas, wala yung ibang mga batas. Parang ganon. Tama, dun sa freedom of expression, freedom of the press, sinasabi ng ating konstitusyon yun. Pero, meron pong limitasyon yan. Okay? Katulad dun sa SMNI, yung pinag-usapan dyan, yung bakit ang tagal, indefinite suspension ang ginawa sa SMNI. Kasi nga, may violation naman dun sa kailang Republic Act 11422. Yun naman yung prangkisa, franchise law. Ang sabi ng ng Kongreso, may fake news na ginawa. Pamimeke ng balita.
violation yan. At saka yung style ng management at style ng pagpapalit ng management, violation pa rin sa franchise law. Yun ang pinagdidiina ng Kongreso at yan din ang naging basihan ng NTC, kaya sinuspindi. Kaya rin sinuspindi ng MTRCB, Movie Television Classification Board, yung dalawang programa dati, ay dahil nga ho sa fake news. Yun yung issue dyan eh. Yung kasing fake news, hindi yan pwede doon sa karapatang pamamahayag. Yung freedom of the press, freedom of assembly. Hindi sinasabi ng saligang batas na may karapatan at malaya ang pamamahayag at pag-a-assembly nang kayo ay mamemeke ng balita. Hindi sinabing ganun. Ang sinasabi lang karapatan ninyo. Diba? Yung pamemeke ng balita o fake ng balita, paglabag yun dun sa franchise law. Diba? Nakakalituhan eh. Pinapalabas nila kasi na ayung saligang batas sa mangingibaba. O totoo yun. Pero, yung kasing Republic Act, iba yan. Iba yung mga Republic Act kaysa sa saligang batas. Ang saligang batas, the whole country, in general yan. Pero ang mga Republic Act, may specific yan na batas at mga responsibilidad ng mga provision nila katulad nun. Ah? Yung pagpe-fake ng news, bawal yan sa franchise law. Yung malayang pamamahayag, karapatan yan. Pero pag-fake na, may violation ka. Iyon ang hindi nila idiniin. Parang bang ang gusto nilang palabasin, kahit fake news yan, dahil karapatan ng pamamahayag, sinasabi ng saligang batas. At teka muna, kalokohan niya. Walang sinabi ang saligang batas na mag-fake news ka dahil karapatan mo yan. Walang sinabi mag-fake news ka dahil parte yan ng malayang pamamahayag. Hindi ganon. Kaya nga may mga batas tayo, iba-iba ang batas eh. May mga ibang Republic Act, pero specific ang Republic Act 11422, franchise law. Eh pag pinayagan ng franchise law na mameke ng news, aba, threat yan sa national security. Another problem yan. Delikado yan. Hindi papayagan at walang provision na ganon. Basta fake, hindi totoo, kahit anong batas, labag yan. Diba? Ang malayang pamahayag at pag-assembly, legal. Pero dapat may limitasyon. Hindi pwedeng pinayagan ka na saligang batas, aabusuhin mo na yung batas. Hindi pwede yun. Dahil merong another law na pwedeng ma-violate. Napakalinaw po nun. Kaya, Senator Padilla, please, paliwanag mo mabuti. Sabagay, alam na yan ng mga tao, baka hindi naniniwala sa'yo. Ako, hindi ako naniniwala sa'yo ng ganun. Ah, ang pinag-uusapan dito, fake news, violation. Hindi lang karapatan sa pamahayag. Ang karapatan sa mga pamahayag ay buhay na buhay. Pero ang fake news, hindi pwede kasi bawal yan. Nakakasira sa reputasyon ng tao at yan ay nagiging threat sa national security ng bansa at ng mga Pilipino. Magkaibang magkaiba yun, di ba? Sana ho nagkakaintindihan tayo ha. Aral-aral pag may time, huwag maging basher dahil yan ay nakakabubo.